Mga ka-journey, ngayon ay araw ng Miyerkules dito sa may tapat ng bahay. Papakita ko sa inyo kung paano na ngayon nagagapas yung mga taga dito sa amin sa Santa Ana, Cagayan. So, hindi na tao ang nagagapas. Titingnan natin. Ito na yung makina, machine. Reaper. Yun. So, hapon na niya itong sinimulan, mga alas 5, tingnan natin kung gaano kabilis yung paggapas niya dito. Bilis talaga. Tapos meron na kagad doon, no? Nilalagay na nila doon yung ano, yung palay kagad. Ako dito. Oh, ito na yung dinaanan nyo. Yun. Tumigil siya doon kasi marami nang naipon na mga palay, kaya ibababa muna nila yung nakasako na doon kasi mayroon siyang kasamang dalawa doon. Pumunta din yung iba pa nilang mga kasama, oh, para yun, di ba? May naibaba na sila doon palay, oh. Yan, tapos andan na naman. Yun. Di ba? Ang luwang-luwang, oh, tingnan natin. Mabilis lang itong ano, mabilis niya lang itong matapos. Yun, oh. Yun, no, di ba, ang bilis-bilis. Kung ilang minuto lang yun, no, nagapas na niya. Kung ilang kaban na yung nakalagay doon, o meron nang bumubuhat kagad. Oh. Yung iba ang ginagawa, pagka na-reaper na ng ganito, yung mga may-ari din mismo ng reaper minsan, kung gustong ibenta ng may-ari ng palay, eh, binabayaran na din kagad para wala nang bilad-bilad sa araw. So kung titignan natin, nandun na, oh, siya sa malayo. O, oh, di ba, ang bilis-bilis. O, oh, ito. So, ito na yung modernong teknolohiya para sa paggapas. So, wala, hindi na nangangailangan ng maraming tao na maggapas. Yun. So, bali, ang kailangan na lang dun, isang driver, tapos dalawang kasama niya, tagasahod dun sa palay na inilalabas ng makina. Yun, no? So ganito yung nadadaanan niya. So isang daan pa lang yan, isang daanan pa lang yan, nandun na kaagad yung ano, yung nakasakong palay, binubuhat na nila. Ganun kabilis. Yun, pangalawang round na to. Tingnan lang natin kung gaano kabilis talaga, kasi nag-start na sila kanina, mga ano na, past 5 na. Wala pa, hindi pa nakakaraan ng 30 minutes. Eto na. Yan.
Yun, kapag ka lumiliko pala eh, ano, tumitigil yung gulong niya na bakal. Yung isa lang ang gumagana. Yun, no? Oh. Yung butil lang ng palay ang kinukuha niya. Yun. So kahit basa yung bukid, kayang-kaya pa rin niya kasi malakas yung makina nito. Kubota. Okay, ini vlog naman. Yun, so bali yung kinuha nila doon, walang butil ng palay yun. Yung ano, stock ng palay. Kumuha lang sila doon sa iniluwa niya para pagka umikot uli mamaya yung reaper pabalik at makaipunan naman siya ng mga nakasakong palay, doon na naman niya ibababa para bubuhatin na naman ng mga kasama nila. Yun. So kung titignan natin, yan o, dalawang daanan pa lang yan. Pangalawang beses pa lang yung umiikot. Pero pag pinagsama natin, naka 1/4 na siya ng ano, na nagapas o na repair na ano, palay. Minsan nung wala pang repair, ano yan, kailanganin talaga pa ito ng ano. Kung apat na tao lang ang magagapas nito, talagang aabutin pa sila ito ng ano, maaga silang magapas. Halimbawa, wala pang sikat ng araw, mag-uumpisa na sila kasi mahirap mag-gapas kapag ka matingkad na yung sikat ng araw. So, halimbawa, 10 sila, siguro kaya nila ito hanggang ano, mga alas 3 kung tuloy-tuloy sila. Pero kung pupunta sila sa may silong, kung 10 sila, maghapon siguro nila itong gagapasin. Tapos ang gagawin pa doon, kinakailangan pa nilang ipunin. Tapos kinakailangan pang ipapagpag. Marami pang proseso para bago maisako yung palay. Pero ngayon dahil dito na sa reaper na to, yan o, ang bilis. Tingnan natin mamaya, baka magbababa na naman siya ng ano, ng nakasakong palay. Dami kagad oh. 2, 4, 6, 8, 10, 10. Isang ikot lang, 10 ano, 10 sakong palay. O, tignan natin oh, ibababa na naman niya yung ano, nakasakong mga palay. So, yung dalawang kasama pala niya na sumasama dun sa may ano, may reaper. Sila yung taga-sahod dun sa iba ano, sa butil ng palay, nilalagay sa sako. Tapos yung isang kasama din niya, siya yung magtatahi. Para pagbaba nila, ganun na lang ang gagawin nila. You know, 10 sakong palay kagad isang ikot. Ay, 12. Oh, 12 na sako, isang ikot. So bali pangalawang ikot na niya yan. So dalawang beses na silang nagbaba. Ganito na kabilis. So, ewan ko lang kung magkano yung hatian ng may-ari ng sakahan tsaka dun sa ano, may-ari ng reaper. Manong ti bingay da? Kasano ti pinagbingay da? Sangapulo. Sa, so, ibig sabihin yung pagka 100 na sako ng bigas ang makukuha nila dito. Ang share nung may-ari ng reaper ay 10. So ibig sabihin ah
Ang share nila is kada 10 sakong bigas, isa. Isa ang kita doon ng ano, may-ari ng reaper. Yun, naibaba na naman nila yung 12. So, ibig sabihin, kung meron ng 20 na kabang palay yun, ibig sabihin, dalawa na sa kanya. Kasan lang natin kalawat na dito manong? Da medyo natin. Kurang. Kurang ang medyo. So itong ginagapas ng makina na ito, yung reaper na to, eh kulang-kulang na kalahating hektarya siguro to. Titingnan natin kung ilang sakong palay ang makukuha nila dito. Yan, ang ganda lang dito. So yun, umanda na naman. Mga apat na round pa siguro, matatapos na niya ito. Bilis. Yan. So, ang kagandahan lang nito, lalo na kapag hindi naman natin alam yung panahon, minsan kahit pwede nang gapasin yung palay kung umuulan. So, ito, kahit dalawang oras o tatlong oras nasa bahay mo na yung ano, yung inani mong palay, so hindi malaki talaga yung naitutulong ng reaper na to. Yun nga lang, yung mga makikigapas nabawasan na yung ano, pwedeng magkapas sana ng mga tao kasi makina na lang ang ano, ino-operate nila. So yung dating pamamaraan ng paggapas ay bihira na nakikita ngayon dahil napakarami ng reaper. Ayan, ito na yung pangatlong round. Ayan o. Yun.
Actually, malayo na siya, you know. Oh, yun. Ito na yun. Ganito na siya kalayo. Oh, yun. 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 Malayong-malayo na sila. So, bali dito sa likod ko, eto. Ayan. Ikot lang tayo ng sandali para makita natin yung paligid. Ayan, eto, kalsada dito. So, doon naman, yun ang bahay namin. Doon sa may brudan. Eto, balay dito. Ay, bukit din yan. Eto yung papuntang sentro. Ito na. Magpapaba na naman siguro to ng balay. Ayun, tama nga, magbababa na naman siya ng palay, oh. Ilalapit na naman niya dun sa may, may mga tao nakaabang dun na magbubuhat. Oh, mabilis ah. Tingnan lang natin hanggang matapos to. Tingnan natin kung ilang minuto. Hanggat matapos niya itong gagapasin niya. Andar na naman siya, oh. Tapos doon kung may makikita tayo doon na sasakyan doon nila dadalhin yung mga hinahakot nila. So yan. Oh, mabilis naman. Thank you.
So kung titignan natin, meron namang nakalagay na oras itong video natin. So halos matapos na niya, pero ang nakalagay pa lang dito is 21 minutes. So ibig sabihin 21 minutes pa lang siya. Matatapos na niya, pero may tumunog. May tumunog doon, oh. Parang meron siyang ano na bangga na matigas. Titignan nila, i-check nila kung ano 'yon. Baka merong kahoy o ano, kasi baka masisira yung ano blade nung reaper niya. At lapitan natin kung ano. Yun. Yun, check nila. Ayun. May bakal. Yung ano, nilagay nila na banting o di kaya yung pang ano, pantaboy ng mga ibon. Yun, no? Meron ding yero. So maganda pala na ano, dapat i-check muna, titignan muna nila yung bukit kung merong mga nakalagay na po pwedeng ano madaanan nung reaper, kasi yun yung magiging dahilan para ano masira. Yun, andan na naman. Ang bilis, oh, 22 minutes lang, halos tapos na kung titingnan natin, oh. Wow. Pagbalik niya, tapos na to. You know? Naahon na nila lahat yung palay dito sa bukit. Oh. Bilis. Ayun, may mga kinukuha-kuha pa siya dun sa may gilid-gilid. Yun yung hindi niya nakuha kaninang unang pasada. Yun, tignan natin, oh, isang ano na lang, isang daanan na lang niya siguro yan, tapos dito babalik pa siya ng isang beses, tapos na. Uy, talaga naman mabilis. Galing din tong ano, driver nito, ah. You know, final touch.
tapos na. So natapos niyang gapasin 26 minutes and 13 seconds ngayon. Ilalapag na niya, ibababa na niya yung ano, yung meron pa dun sa may gilid-gilid ng konti. Talagang hindi niya talaga titigilan hanggat meron pa siyang nakikitang butil ng palay. Yan o. Hanggat meron pang nakatayo na ano na palay, kahit dun sa may gilid-gilid, talagang pinuntahan niya. Yun. Yun. Tapos na. Kung titignan natin, 29 minutes and 41 seconds. Pero ilalapag na niya yung ano, yung mga nakasakong palay. So ibig sabihin, within 30 minutes, sa 30 minuto, nakaahon na lahat yung mga palay. So, hanggang dito na lamang ang aking vlog, mga ka-journey. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe. Thank you so much for watching. At maraming salamat po sa pag-suporta nyo sa aking YouTube channel. Thank you. God bless everyone.